Kamakailan nga naging laman ng social media itong si Lea Salonga at umani nga ng samot-saring reaksyon ang kanyang maikling post na "Dear Pilipinas, putang ina, ang hirap mong mahalin." Dahil dito ay pinatula ng mga sikat na personalidad ang kanyang post at ayon nga kay Jess Aranza, kilalang radio commentator at anchor ng DZAR, Lea Salumpas ang tawag niya kay Lea Salonga at sinabi pa nitong lumayas na itong si Lea sa Pilipinas. Ayon naman kay Juan Ponce Enrile ay bastos itong si Lea dahil nga naman mismong ang Pilipinas ang minora nito na kung saan nagbigay sa kanya ng malaking suporta kung nasaan man siya ngayon. At dahil nga naging mainit ang pangalang Lea sa social media, ay nanahimik itong si Lea sa pag-post. Subalit nitong Lunes lamang na nakaraan ay muli nag-post itong si Lea sa kanyang Twitter account asking for an apology sa kanyang umanong mga nasaktan dahil sa kanyang nasabi. Narito ang buong pahayag ni Lea. "Hi gang, it seems a recent Facebook post of mine has gotten quite a bit of attention and launched all sorts of. I don't even know what word to use, so I thought to use this platform and this space to offer some clarification in the hope that I am more clearly understood. Regarding the post itself, yes, I stand by every single word I wrote as an expression of my frustration with the certain events currently taking place in our country. However, contrary to what some of you might believe, I never, not ever, cursed the Philippines. To serve her is one of my greatest honors. To be able to hold my head up high and say, yes, I am Filipino representing the hundreds of millions of brethren both here at home and all over the world is a source of pride and pleasure. So, to further clarify, I didn't say PI mo or PI ka if that was what I meant. I would have been explicit in my expression. My PI was aimed at no one in particular and was used only as an outburst, a cry. My apologies if I hurt your feelings with my choice of words. If after following this post you still decide to cast me out, your will, within your right to do so. I totally understand and get that you're doing it as one task to protect our country from anyone that dares to disagree with it. No, though, that was not my intent. To my fans and friends that have my back, you have no idea the amount of appreciation I hold in my heart for your tireless effort to explain my side of things. Thank you so much. You will always have my gratitude. Okay, that's all for now. Please enjoy the rest of the day." Subalit kahit na nga nag-apology itong si Lea Salonga dahil nga sa kanyang pagmumura sa Pilipinas, ay may mga netizen pa rin hindi natuwa sa kanya. Narito ang ilan sa kanila. Sa kabila naman ng kanyang pagmumura sa Pilipinas ay may mga dumepensa rin sa Miss Saigon. Subalit may kasabihan tayong mga Pilipino na makapitong isipin bago gawin. Dahil nga dami sa sbindan, kaya kahit humingi ng sorry itong si Lea ay sangkatutak na ang mga na-disappoint sa kanya dahil sa kanyang inasal. Kaugnay nito ay ibinalita ng entertainment portal site na multi-million companies umano ang binawi or nag-back out sa kanilang mga endorsement para kay Lea dahil nga sa sobra umanong nadismaya ang mga kumpanyang ito dahil nga sa inasal ni Lea. Isa na nga umano dito ay ang endorsement niya para sa Ariel na kung saan pinalitan niya si Chris Aquino. Ayon pa sa balita ay kinabigla umano ni Lea na sa kanyang maikling salita ay milyones na ang mawawala sa kanya. At marahil nga ay maging dahilan ito upang unti-unting bumulusok pa ba ang kanyang karera. May mga nagsasabi na karmaumano ito kay Lea dahil napakawalang respeto at walang utang na loob sa kanyang sariling bansa na siyang sumuporta sa kanya kung nasaan man siya ngayon. Kayo mga kamarka, ano ang masasabi nyo sa paghingi ng tawad ni Lea sa kanyang pagmumura sa Pilipinas na naging dahilan nga ng pagkawala ng kanyang mga endorsement? Put your comment below.